Yan po ang aking ano, lulutuin. Kuratsa at saka hipon. Yan. Yan po ang aming tanghalian. Ngayon po, magpiprepare lang po ako ng mga sangkap niya. Tapos may kasama siyang luya, sibuyas, siling green. Ayan. Alam niyo po ba ito, kuratsa? Masarap to eh. Meron ding mataba. Kasi para sa akin, mas masarap ito sa crab, sa alimango. Kasi ito po, mas malaman kaysa ano, sa alimango. Yan. Ito po kasi may ano din, may alige. Yan, mataba po ito. Para sa akin na, mas masarap po ito kaysa sa alimango. Kasi mas ano to, mas mataba, mas malaman. Bali, ang kilo nito, medyo mahal nga din lang po. Itong tatlong piraso na to, ano to eh. 300 ata to. Bili ko dito. Yan. Kasi may kasamang hipon eh, pinasamahan ko. Diba, katulad ng sinasabi ko lagi, hindi po ako bumibili ng ano sa palengke ng nyug na yung katana. Ang gusto ko ako po yung mismo ang nagagata, o diba? Lamas piga. Ganyan po ginagawa ko. Mas maganda kasi yung ano, yung ikaw mismo yung maglalamas. Lamas piga. Yan, unang gata po yan. O diba? Anong ginagawa ko? Kailangan ako yung magagata. Para sure talaga. Ito yung gagawin na pangalawang gata. So yung unang gata, pangalawang gata. Yan, ganito po yung style ko ng pagluluto ng kuratsa. Yung pong gatang kuratsa. Ang uunahin po ay yung gata mismo. Tapos, yung mga sangkap, lahat-lahat. Pag kumulo na siya, saka po ilalagay ang kuratsa kasi madali lang yung maluto. Tapos, yung pong hipon. Yung po yung style ko, ha? Hindi ko po alam kung anong style ng iba. Pag, sa ano lang yun, ha? Pagluluto po ng kuratsa. Ganyan. So, pag kumulo na po siya, ilalagay na ang kuratsa. Yan po, ako kumukulo na. So, maglalagay lang po ako ng magic sarap. Hindi po ako naglalagay ng ano, ng asin kasi maano na, maalat na ang kuratsa. Tapos paminta, ayan. Ayan, ang gatang seafoods. Diba, mga kapatid? Yan na, nilagay na. Sabay na rin po yung ano, hipon. Gatang seafoods. Alam nyo, pag makikita kita tayo, sabi ko sa inyo, laki ko lalo. Sarap ng ulam. Luto, kain. Yan, nakulo-kulo na. Thank you.
Basta ano, gata. Masarap kahit anong klaseng gata. Kasi gawa ng Yugi. Gatang gulay, gatang ulam. Sarap. Mga ginataang pang merienda. Ayan po, o, tingnan ninyo. Ayan o, yung taba, sumisirit na. Sobrang taba po niyan. Kaya para sa akin, mas masarap po ang kurantya kaysa alimango. Kasi yan, sobrang malaman. Yan, dahil po, kunti na po yung sabaw at kulong-kulo na ilalagay na ang pangalawang gata. Ano po to ha, style ko to. Hindi ko po alam kasi kung ano yung style ng inyong pagluluto. Lagyan po uli ng paminta. Lalong pangpasarap pag maraming paminta. Sumisirit daw. Nakikita niyo po ba? Ayan o. Sumisirit yung ano niya, taba. O, naluluto na siya. Pag ito yung ano, yan, ito. Nakikita niyo yan. Yung pagka bumubuka na, yan, pag bumubuka na. Ibig sabihin, paluto na siya. Medyo iiga-igahin lang yung sabaw. Ang sarap po ng amoy. Yung para tandaan pagka malapit na siyang maluto. Yan, lapit na, konting-konti na lang, binaligtad ko na po. Hindi ba maumuusok-usok pa? Ayan po mga kapatid, luto na. Nakikita niyo po ba yung nakabuka? Yun o, yung nakabuka. Aligi po yun. Sobrang laki ng aligi niya. Ang dami. Kaya sa totoo lang, mas gusto ko po talaga ito sa alimango. Siya, enjoy eating na naman si Pepay. Yan o, ang aking pong appetizer ay pipino at saka burong mustasa. Alam niyo po ba yung burong mustasa? Sarap-sarap. Kain-kain na po tayo. Guys, oh, luto na, kain na. Inyo, oh, sobrang taba, bubuksan ko, ha. Tingnan nyo, oh. Oh, diba, yung aligay, yan, oh. Wow. Kaya sabi ko sa inyo, mas gusto ko ang kurantya kaysa alimango kasi mataba siya, tsaka mas malaman. Ito nyo yung alon niya, oh. Wow, ang sarap nito ha. Sarap-sarap. Kain na po, kain na. Yan, salamat po ha sa inyong mga panonood sa video ko. Mega love shoutout po sa lahat. Bye-bye. Kain-kain na po.